Leche, yung mga gagawin bahay, isyo po ng grupo, June 2012. Sa unyo po nitong taon na ito, dapat tapos na yung permanente mga tahanan. Tulungan po natin, mukhang mabagal yung ginagawa na, pakisubungan nyo sa akin para mapabilis natin ang ganang kilos. Siguro, gusto ko lang may pagdinginan sa inyo. Di ba pinangako ko sa inyo ng kampanya? Pag walang kurap, walang mahirap. So, kaya na kaya ang yung gobyerno, hindi magtayo ng ilang bahay lang sa liblib na lugar. Dito po, may tiwala ang ating mabutihing kasamang mga Hesuita. Pinagkaloobat tayo ng lupa. May pera ko tayo para itayo yung bahay. Pero ayusin po natin yung Cagayan River. No? Para mabawasan yung lakas itong pagkakas. May mahaba ko kasing litrato. Yan ang bako. Kung nilabas sa atin dito, bulag yung tablado. Para ipakita yung itsura ng dinadaanan ng Cagayan River, kung paano sinisira yung ilalim po. You know? So nagkakaroon ng landslide. Yung landslide ngayon, magpapababaw doon sa ilong. So mas mabilis na naman tatakbo yung tubig dahil konti yung kaya ng tangalim. So may magkakaroon ng tinatawag na sabo dam. Yung sabo dam po, haharamin yung buwababaw, yung metroso, yung halaman, o ano man o, para mapanatiling yung lalim ng ilog para mas marami kakayanin siya. So pagkatapos po ng una housing, siyempre yung live news, si Dinky Rino Bahala, tutulong, pati ni DILG, ating local government unit. So sila Manong Bukoy, Kapo ni Bob. O ka, pagtutulong-tulungan natin nato pati ng primadong sito para mailagay kayo sa lalo madaling panahon sa dati kayusan. Gusto rin mo natin pasalamatan, nandito po yung legal provinces. Provinces, labing dalawang governor ang kasama niya dahil nakiambag rin po sa tulong pagtuturo ng buong Pilipinas sa nangyari prior to sa inyo. Si Secretary Simpson of Bates, pakitaas mo na lang ako ngayon po. Sabit na yung infrastruktura, wala, sa pagtatay ng bahay, pero yung mas importante, yung para masigurado hindi na maulit ito. So, di ako pwede magtagal, lalo ba ako tayo pupuntahan. Makikin sa plawa ko sa inyo. May bago tayong komunidad dito, eh, di ba? Pwedeng kumanda to, pwedeng kumagi to. Nasa sa inyo yan. No? Pwedeng umpisa to na magandang buhay nyo, bibigyan kayo ng gobyerno ng oportunidad. Nasa sa inyo po kung sasamantalahin nyo yung oportunidad. Kung wala tayong gagawin na puro reklamo lang gagawin natin, wala na mag-iari sa atin. Pero magtulungan po tayo dito, bakit hindi mapapabilis ang ikagaganda ng buhay po. Okay. At marami po mga negosyante magdadating na, lalo dito sa Cagayan de Oro, sa Davao, at sa iba po Manulang. Nag-report na po sa atin yung mag-investor sa darating nila. Dandang pagkakataon na may maayos tahan ng buhay. Miss Quilano, inaasahan namin within about 2 years, matatapos na natin yung kulang sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Yung ating buong inform, tama ba brother Ramon? Humingi ng tawad, 3 years. Sa informal centers po, sa Metro Manila lang, 560,000 families po yun. Times 5 po yun. Mga 2.5 million na kailangan natin bigyan ng tahanan rin. Sa buong Pilipinas po, 1.4 million families. Mga 5 million. Kayo hindi kasama po doon sa bilang niya dahil nasa nata. Pero inulit ko lang ano, mahila ko yung 50% ng informal centers ay may lalagay na po natin sa mas maayos na tahanan bago tayo buwaba sa 2016. Pero may kakayahan pa rin tulungan yung mga nasa nata na trend sa tulad po ito. Hindi na po din sa kanya, pati sa Ilingan, pati rin po sa Kabisayaan. Yung hagupit ng kanikasan, siyempre darating at darating po yan. Pero may dunong naman po tayo, pwede natin paghandaan yan para hindi masyado mapinsala ang ating kumaboy. Pero kailangan namin siyempre, kooperasyon nyo. Kung hindi tayo magtutulungan, aabot tayo sa paroroonan, pero baka naman yung mga bata dito, eh, lolo na pag dumating tayo doon. Pero magtulungan tayo, di ba? Bakit hindi bibilis? Eh, yun siguro prema. Sa isang buwan, na ipatagtulungan, na i-develop ang isang, meron temporary na housing, at patungo na tayo doon sa permanent. Siyempre, yung permanent to, mas matatagal na konti tayo yan. May simento ang pinag-uusapan, may alablak na ilalagay, may reinforcing bar. So, ulitin ko, yung tuturo ng gobyerno doon, yung handa na tayo ng dumating si Sendong, sa relief, etc.
Pero importante ho, ngayon, ginagawa na natin yung pagsasayos. Hindi na mo yung relief. Pero yung pagbabalik nyo sa mas paayos na estado ng kabuhayan. So, pakinggan po ho yung kumanta sa ina ng prima natin. Maganda na. Hindi na mo kakanta kayo ako. So, dito ko lang po sa inyo, yung gobyerno po nyo, nandito, isa lang ang mission, panglingkura kayo lahat. At asahan po niyan, na pag nagbitaw tayo ng salita, tulad nung huling lalo ko po dito, ay talaga mangyayari po yung binitawan natin sa salita. Lalo na po ngayon, sinasabi ko sa inyo lahat to, araw po na tapakan natin ang aking birthday po niya itong araw na to. So, pag hindi ako tumupan, tatay ko rin sinabi ka rin. Pag nagbitaw ko ng salita, mahirap pa dali, ito pa rin ko. So, pag nagpunang ho ko sa inyo, una ko kayo magagalit sa akin, sila na akong dalawang dadalaw sa akin. Kaya asahan po nyo, magyayari po lahat, ito pinagkasundan natin ito. Ulit-ulit ko na po, pasensya na kung makulit. Magtulungan po tayo lahat dito, no, para mapabilis yung paglalagay nyo sa maayos. Okay? Pwede ko meron. So, magpapaalo na po muna ako, baka pwede natin pasalamatan lahat po ng nakidamay sa atin dito. Ay, hindi po ako lang mag-isa ko, wala, matatagalan tayo. Pero lahat ng ahensya ng gobyerno, yung pribadong sektor, yung mga non-governmental organizations tulad ng gawang kanina at Habitat, yung ating Federation Filipino-Chinese Chambers of Commerce, yung San Miguel Corporation po, nagbigay na 5,000 na bahay sa unang taon. Tapos pero pa sa susunod na taon at pero pa papasunod. At iba pa mga legal provinces po. May problema sila sa kanilang probinsya, pero hindi naging hadlang para dumamay po sa inyo. Sa pangunguna po, ulitin ko na po, ni Governor Romani ng Mindoro Oriental. Para may kamagana rin sa Mindoro, sabihin na na dito po yung Governor. Okay, so maraming salamat po ulit. At tumakasan po kayo. Kung isang parang to, papapas po sa panunan natin paglalagay sa inyo sa bayas. And ako po.